Ma'am, ngayong araw po kasi is ikadalawang taon na po ni President Bongbong Marcos bilang presidente natin. Yes, ma'am. Ano pong masasabi niyo po sa pamumuno niya? Abay, di makikita mo ang lakas ng ating presidente. At siya'y tuloy-tuloy sa kanyang bagong Pilipinas. Tinuturuan niyo tayo maging bagong Pilipino. Makikita mo naman sa programa ng kalinisan at kaayusan, ng kadiwa, ng, sa mga bagay-bagay na ibinababa ang mga serbisyo sa taong bayan. Hindi na kailangan lumapit, ibinababa na lahat. Ang lahat ng programa ito, nag-iikot si Presidente sa buong Pilipinas. Kaya yun, sumuporta tayo at magsama-sama tayo tungo sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po at mabuhay ang ating samahan. Ayan, ma'am, last na ma'am. Anong mensahe niyo kay PBBM? Sir, wag po kayong mawawala ng loob sa pagod. Dapat to, lagi kayong maging malusog, masaya at tuloy-tuloy lang po ang inyong serbisyo. Lahat po kami ay sumasaludo sa inyo at kami po ay sumusuporta sa lahat ng gawain niyo. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Ayan, Doktora, bali, ngayong araw po kasi is ikadalawang taon na ni President Bongbong Marcos bilang presidente ng Pilipinas. Ano pong masasabi niyo, ma'am, sa pamumuno niya? So far, okay naman. So far, okay naman yung mga, yung kanyang mga ginagawa, mga projects para sa mga health workers, sa government, ha? So, sa private, sana makina rin yung mga private, yung mga health workers para sa mga beneficyo ng mga private practitioners. Ayan, ma'am, may mga ilang kababayan kasi tayo na nanawagan po na magbitiw na si PBBM bilang presidente. Ano naman, ma'am, masasabi niyo sa kanila? Depende siguro yan sa ano, kanya-kanya kasi tayong ano to opinion, kanya-kanyang desisyon. Kung anong, hindi kasi natin madidiktahan ang bawat isa, kung anong iyong nararamdaman, yun siguro yun. Kasi tayo kasi, may kanya-kanya tayong posisyon sa ang bawat isa sa atin. So siguro yung iba, maganda ang kanilang nararamdaman ngayon sa pamumuno ni PBBM. Yung iba naman, hindi sila nakakaramdam ng ginhawa. Kaya siguro ganun ang nararamdaman nila. Hindi natin si maaalis kasi yun eh. Hindi naman natin mapipis lahat. Ma'am, last na po. Ano pong last na, ma'am, promise. Ma'am, ano na lang mensahe niyo kay President Bongbong Marcos? President, sana po yung makikita mo lahat yung mismong nasa pinaka mababa, no? Kasi minsan kasi kailangan po natin talagang dun po tayo pumunta sa pinaka mababa at yung minsan wala kang kasama para makita mo yung tunay na kalagayan ng taong bayan. Kasi pag tayo nandito tayo sa ganito, wala na, masaya eh. Pero dapat talaga yung nasa pinakang laylayan, dun tayo dapat mag-focus. Kasi pag yun ay na-focus natin, walang krimen. So, gaganda ang ekonomiya ng bansa, gaganda. So, hindi naaayos sa mga health workers, hindi naaayos sa mga Pilipino dito. Basta maganda lang ang ano to. Sana, we hope na, sana magawa yun ang ating presidente. Actually, if you would see yung Pilipinas ngayon, ano, wala ka namang nababalitaan na magkakagulo tayo or hindi maganda yung ekonomiya natin. I think we're striving more, no, from a pandemic, nanggaling tayo sa isang pandemic state ko. And I think he's coping very well yung mga projects niya dito sa atin. Ma'am, may mga kababayan po kasi tayo na nananawagan po. May mga rally po na nangyari nung nakaraan na pinananawagan po nila na mag-resign na si President Bongbong Marcos sa pwesto niya po. Ano pong masasabi niyo sa kanila? Ano lang, hintayin niyo yung oras niya. Huh? Let the President continue to serve the people. Kasi ano yan eh, kung calling niya yan, calling niya yan. And I don't see anything na pwede mong ibutas sa kanya para magbitaw. Wala eh. Wala siya yung factor na yan. The way kung papaano niya, or kung papaano siya namumuno. As you can see naman, where the economy is building. And being with the
Food and Drug Administration, nakikita niyo rin naman na papaano nag-strive yung mga taong itinalaga niya. So, I think let him prove himself that kaya niya. Kaya niyang mamunok. Kaya niyang itaguyod. Ma'am, last po, message na lang po sa ating mahal na Pangulo. Mr. President, kasama niyo kami sa pagtaguyod ng Pilipinas. Tuloy niyo lang po kung ano po yung ginagawa niyo at ang buong suporta po namin nila sa inyo. Sa pagpunin niyo, nakikita ko naman po yung malaking effort niya sa lahat ng larangan ng mga iba't ibang sektor like sa agriculture, sa education, and lalo na po rin sa health. Kasi po marami, like sabi po namin, regulatory affairs professionals po kami and we're dealing with FDA. Nakita po rin namin yung malaking pagbabago rin po sa FDA. Talagang with the strong support of Director General Samuel Zahate. So, yun, nakikita ko rin po lahat doon ng effort, lahat po na, although may mga distractors naman, pero I can see na how he deals with the problems and challenges and all the efforts po talaga. Nakikita po rin ang mga Ayan, ma'am, may mga kababayan po kasi tayo na nagrarally na nanawagan na magbitiw na si PBBM bilang presidente ng Pilipinas. Ano pong masasabi niyo sa kanila, ma'am? Sa tingin kasi, he is the elected president. So, mapaano mang kulay natin, mapadilaw, mapating, mapagula, mapagreen. So, tapos na po yung panahon ng election. So, kailangan po talaga one na po, as one Filipino. Isa lang naman po ang gusto natin lahat, mapabago ang buhay ng bawat Pilipino. So, I think kailangan, support natin siya. Hindi natin maiiwasan na may mga ibang kapintasan, pero ganun talaga yun sa term na yun from nagsimula tayo doon sa pandemic. So, ang hirap bumangon pagsak ng global market. Pero, hindi po talaga maiiwasan yun. Ang dapat lang natin gawin ay ipagdasal natin siya at suporta bilang isang Pilipino. Ma'am, last, message na lang po sa ating mahal na Pangulo. Mr. President, hang on. Kasi alam po namin lahat yung gusto niyo pong mangyari sa bansa natin. Huwag po kayong sumuko, pinagdadasal po namin kayo. At as a Filipino, we strongly support you as one of the health workers. Salamat po, Mr. President. So far, sabi niya nila, maraming nagka-thumbs up na Filipino, marami na mentioned proyekto ni Gabi. And especially sa health, mukhang we're leveling up naman sa world of health dito sa Pilipinas. Kasi ma'am, may mga ilang kababayan tayo na nananawagan po na magbitiw na si PBBM bilang presidente. Ano naman po yung masasabi niyo sa kanila? Siguro, since siya naman talaga ang ating Pangulo, hinalal siya ng bayan, bigyan talaga natin siya ng chance na patunayan niya ang pagiging leader niya sa Pilipinas until the sixth year ng termino niya dito. So, walang mawawala. Basta pare-pareho lang natin gawin ang mga bagay-bagay na kinakailangan gawin ng isang tunay na Pilipino na nakatira dito sa Pilipinas. Yun lang naman. Ma'am, part po tayo ng health workers, ma'am? We are from FDA. It's Food and Drug Administration. Mm-hmm. We regulate products, food, cosmetics, devices, and pharmaceutical products. Ma'am, ano na lang pong mensahe nyo kay President Bongbong Marcos? Masasabi ko lang, aming Pangulo, just continue the good work. And maraming Pilipino ang magdadasal para sa bayan at para sa'yo. So, God bless po. And enjoy nyo lang ang pagiging leader ng Pilipinas.